What? Thank you.
pagkakilala ay okay lang. Basta't nakabisikleta, bawat taon walang binitaw. Sabay-sabay tayong magbibidal, kahit ang buti na matapag ang mahalagay na natutunan mo. Kahit hirap masusulit, kapag iyon ang bawat taon walang bibitaw, sabay-sabay tayong magbibitaw. Kahit abutin ng magdamag, ni hindi ito, ni hindi susuko. Bawat taon walang bibitaw, sabay-sabay tayong magbibitaw. Kahit abutin ng magdamag, mahalagay na tutunan mo. Magtsaga, sikap lang, awan lang, wag na wag susuko. Sikap lang, awan lang, wag na wag susuko. Viking Agent. So guys, dasig lepas ni. Isang umaga na naman ang bubating mga tanawin. Gusto mo bang pumayat gamit ang iyong bisikleta? Or kinukonsider mo bumili ng bisikleta para gamitin pang exercise? Sa video na to, pag-usapan natin paano ka papayat gamit ang iyong bisikleta. Na to, pag-usapan na lang muna natin, no? Cycling for weight loss, or paano kayo papayat gamit ang iyong bisikleta. Bibigyan ko kayo ng mga tips, no? Yan, aside sa running, kasi ang bisikleta is low impact siya. So maganda to kasi kung overweight kayo, hindi sasakit yung tuhod nyo kapag nag-exercise kayo or kapag napag-imbutag kayo. Like na running, na kapag overweight kayo, medyo mabigat or mestas tuhod. Para sa akin, bisikleta ang isa sa pinaka magandang pang-exercise for weight loss. Alright, so bago tayo mag-umpisa, no, huwag nyo kakalimutan muna mag-like and mag-subscribe sa aking YouTube channel. And click nyo na rin yung notification bell para sa mga latest nating upload. Kasi sa mga goals natin sa channel na to is hindi lang cycling, but overall wellness, kahit pagiging buhay natin lahat. So ito, umpisa na natin, no, cycling for weight loss. So unang-una, kailangan mo kumuha ng tamang bisikleta. Ano ba yung bisikleta na para sa'yo? Yung ma-enjoy mo gamitin, hindi kailangan mountain bike or road bike yan, or mamahalin bike. As long as bisikleta, umaandar, naka-maintain ng ayos, para hindi masisira, okay na yan, pwede na yan for weight loss. So meron akong ginawang video dati, yun na lang yung listas, iba't ibang klase ng bisikleta, kung anong klase ng bisikleta ang matipuan nyo, yun ang para sa inyo. Okay, susunod na tip ko sa inyo, no? Gamitin nyo yung bisikleta nyo. Gamitin nyo ng gamitin. Kahit saan kayo magpunta, gamitin nyo. Kung mamimili kayo, pupunta kayo sa kaibigan nyo, sa kapitbahay nyo, gamitin nyo yung bisikleta nyo. Kasi mamamahit lang kayo pag ginamit nyo yung bisikleta na yan. Hindi kailangan na set kayo ng date or araw. Let's say Sunday lang, maglo-long ride kayo, or Sunday or Saturday, magbabike kayo sa malayong lugar. Hindi ganun. Kailangan maging consistent kayo. Gamitin nyo ng gamitin yung bisikleta nyo. Kahit kasi hindi nyo ini-intend na mag-workout, once na ginamit nyo yung bisikleta nyo, counted na rin yun as workout na hindi nyo namamalayan. So, pinakamaganda niyan is gawin yung natural na pang-commute or gamit ang bisikleta. Huwasan nyo muna gamitin yung mga sasakyan nyo or yung motor nyo. Gamitin nyo nang gamitin yung bisikleta kung talagang gusto nyo. And kapag sanay na kayong gamit, gamitin nyo yung bisikleta, pwede na talaga kayo ng bisikleta nyo. Ito yung susunod na tip ko sa inyo para kayo pumayat or magkaroon ng weight loss. Humanap kayo ng ahon. Okay, so pangatong tip natin yan. Ahon. Bakit ahon? Kapag umaahon kayo, yung katawan nyo, hindi naman lumalaban sa bisikleta eh. Ang kalaban nyo sa ahon is gravity. Hinihila kayo pababa. Kapag ang kalaban nyo is gravity, buong katawan nyo is apektado. Cellular level. Hindi ko na-explain yung science, pero
cellular level, lumalaban yung katawan nyo, hinihila kayo pababa, and then kayo, kumakampay kayo. Ang tip ko lang sa inyo is maghanap kayo ng ahon. Kahit tulay man lang yan, na medyo mataas ng konti, mag-akit baba kayo, makit kayo ngayon 10 beses, next time, 2 beses, nakit baba. So, ahon. Ahon ang pinakamalakas mong papayat. No? Just make sure na huminga kayo ng tama and meron kayong tamang gearing. Kasi maraming sasabi yan, kuya, mahirap umahon. Hirap na hirap ako sa ahon. Baka naman ang gearing mo is sobrang laki or sobrang bigat. Tandaan nyo, yung mga bisikleta ngayon, merong gearing niya, no? may cambio. So, make sure na yung cambio nyo is nakaka-cambio nyo ng magaang at nakaka-ahon kayo. Hindi kailangan matigas yung padjak nyo. Basta na iaahon yun at pumapadyak kayo, okay na yun. Kahit mabagal, hindi natin gusto mabilis, hindi tayo nagkakarera. Basta umahon kayo, gamit yung bisikleta nyo, sigurado kung padalas yung gagawin yan at regular yung gagawin yan, mamamahit kayo. Okay, so susunod natin is tamang mindset. Okay, pang-apat na payo sa inyo is tamang mindset. May susunod yun ang mindset. Yung pag-iisip nyo towards sa bisikleta. Kapag inisip nyo na partner nyo yung bisikleta, hindi lang siya pang-exercise, hindi nyo mamalayan eventually, namamahit na pala kayo. Or nagkakaroon na kayo ng weight loss. Huwag nyo isipin yung result. Mag-focus kayo one day at a time. Kasi palagi nyo ginagamit yung bisikleta nyo, kahit maiksing ride lang yan, kilometers lang, ilang kilometers lang, hindi kailangan laging long ride, counted na yan as workout. Nag-burn na kayo ng calories niya. Minsan, kailangan natin consider na gano'n na ba tayo katagal na overweight or sobrang sting ba? Minsan, taon na pala tayong overweight, nag-expect tayo na after ilang linggo ng long ride, ilang araw ng pagbabike, may nakahalap tayo. So, hindi ganun, di ba? Kailangan yung mindset nyo na hindi ito magiging madali, magiging mahirap, pero sigurado makukuha nyo yung resulta pag ginamit nyo yung bisikleta pagbabike. Okay, lumasin nyo rin compare yung sarili nyo sa mga celebrity. Like, sabihin nyo, namayat ako konti lang. Ayan, gusto ko maladere cramps yung katawan ko. Huwag ganun, kasi yung mga celebrity or yung mga ibang influencer dyan is ginagamit nila yung katawan nila para sa trabaho nila. Kaya ganun yung mga katawan nila. Maliit na weight loss, konting pounds lang, konting kilos, okay yan. Progress yan. Kailangan nyo i-celebrate yan. Siyempre, pag nag-celebrate kayo, huwag nyo naman i-celebrate na pagkain ang gagamitin nyo. So, dyan, papasok ang tip natin number 5, nutrition. Siyempre, importante pa rin na kumain kayo ng tama. Yan ang pinaka-importante sa lahat. No? Huwag na huwag nyo makakalimutan ko dahil maglo-long ride nga kayo, kakain kayong bulalo, kakain kayong lomi, kakain kayo ng matatabang pagkain, mga laman loob, which is para sa akin detrimental or nakakasira sa progress nyo. Kasi ang nire-recommend akong kainin nyo is yung mga plant-based. Okay, okay lang ang kanin, kumain kayo ng kanin. Shout out guys, Manawik. Siguradong gugutumin kayo. Kailangan nyo kumain ng kanin. Yung nga lang yung ulam nyo, para sa akin, mas maganda is gulay lang. I highly recommend tokwa, tofu. Yan ang lagi kong inuulam pagka talagang gutom ako. Bawa, nag-long ride kayo, walang makainan, may lumihan or lugawan, rice and tokwa, yun ang kinakain ko pag talagang gutom ako, pag wala akong baon. Importante yung nutrition kasi yun ang susunugin ng katawan nyo bilang gasolina kapag nagbabike kayo. So, isipin nyo na lang kung yung sasakyan nyo na gasolina, lalagyan nyo ba ng diesel? Lalagyan nyo ba ng ibang klaseng ng walang kwentang gasolina or yung cheap na gasolina na alam nyo magkakaproblema, di ba? So, maganda pa rin yung nutrition nyo is yung tama or kung ano yung para sa katawan nyo. Naniniwala ako na plant-based ang kailangan natin. I've been vegan for 5 years. Hindi nyo para papanood yung video bakit ako nang vegan. Click nyo rin sa taas. And hindi totoo na manghihina kayo or makukulangan kayo sa protein dahil kung makukulangan kayo sa protein talaga, eh malamang hospital na ako sa kapulangan ng COVID. Pero hindi. High carb, low fats. So okay lang sa akin ang carbs. Low fat, maraming prutas, maraming gulay. And also, hydration. Tama na rin natin dyan yung tubig. Kailangan yung laging hydrated or like kayong umiinom ng tubig.
Bakit? Paano nyo matatransfer yung nutrients sa katawan nyo kung dehydrated kayo? Sobrang kailangan na tawag ng tubig. Sobrang dami ng bibigay ng weight loss tips yan, pero ito yung pinaka-importante. Lagi kayong hydrated. Kasi para malipat or para matransfer yung nutrients sa katawan nyo, tubig din ang ginagamit. Tubig ang dudulan yan sa iba't ibang parte ng katawan nyo. So, sobrang importante ng hydration or ng tubig para sa weight loss. For me, ang nakatulong sa akin is yung dumating yung time sa buhay ko na laging bisikleta yung gamit ko. Marami akong exercise na ginagawa, pero lagi pa rin ako mag-bisikleta. Bisikleta kasi talagang low impact and makakatipid kayo sa pagpo-commute na rin papunta sa mga lugar na gusto puntahan. So, yun yung mga tips ko. No? Di lang ako, dati rin akong overweight. Marami rin akong exercise na sinubukan, pero cycling ang isa sa pinakamaganda para sa weight loss. And nga, sundin nyo yung mga tips ko and sana makatulong sa inyo or makatulong sa weight loss journey nyo. Wahon! Oh,
Diretso lang ka pa! Diretso lang ko! Adi! Oo! Ito na yung Rakanda GV! What's up guys, downhill. Guys, namista ba itong kauban dito ng bikers o kauban din rin nga si JV. Shout out JV. Diretso lang ako guys, napakay buhat ako noon. What's up mga guys? What's up mga bay? Ang pagbabay, normal lang guys. Pampahilis sa tambo. Pagpa-normal sa blood pressure. Pagpa-iban sa stress. Makarelax guys ang pagbay. Maka-exercise ka. Exercise yung lungs. Isang katagsa lang guys. Katagsa nga kanunay. Okay na guys, exercise. Pagka-normal sa blood pressure o pagpataas po dun sa kinabuhi. You know guys, pero ang makapataas sa itong kinabuhi guys, ang pagsalig o pagampo sa Ginoo. Mga yun ay number one guys. Oh, ano ka ba kaya? Moments na to. May nag-vertic dito guys, mga Suzuki. Delikado, padaplin lang ito guys. Nag-start ko guys pag-bike. Mga sa ito mga October man siguro ito guys, 2020. Basta guys, pag mid-year after pandemic na to siya guys. Tama. December 2019 ang COVID nag-start. So mga tama guys, October 2020. Nakabalayit ko bike guys, ang Trinks. Ito yung akong unang bike. Pero nindot guys, mag-bike na itagang kaoban, na ikaoban para dili lakay. Karan guys, solo lang kang may diretso pag-uli sa balay. Pero dool naman ka dito guys sa town proper sa Borawen. Mga 2 kilometros na lang siguro.